Congressman Mike Defensor. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, nito pong huling hearing natin doon sa political bias or sa bias ng ABS-CBN, hindi po masyadong nailinaw kung ano ba ang binabanggit nating sitwasyon o yung ating definisyon ng bias. Naintindihan ko po, marami tayong mga kasama na may sariling mga interpretasyon o pananaw doon sa personal nilang naging experience dito sa bias na pananaw nila na lumabas ng mga pahayag sa ABS-CBN. But Mr. Chairman, I think the more important issue of bias is actually the very foundation of the franchise issue of ABS-CBN. Ito po tingin ko, Mr. Chairman, dun sa aking binanggit, ang pundasyon kung saan at bakit tayo nagkakaproblema sa pahayag ng ABS-CBN, partikular sa pagtutulak ng kanilang interes at negosyo. Mr. Chairman, ang ating Pangulo nagsasalita po sa oligarkiya or oligarchy. Ang definition po ng oligarchy ay isang maliit na grupo na nagkokontrol ng ating Estado. At ang grupo pong to, ang tinutulak niya ang kanyang pansariling interes. Partikular sa isyu ng ABS-CBN ay ang paggamit ng mass media, ang paggamit ng pagpapahayag para itulak ang kanyang sariling interes. And so, Mr. Chairman, when the President mentions that we should dismantle the oligarchy in the Philippines, o wasakin natin ang oligarkiya sa Pilipinas, ang kanyang tinutukoy, ang maliit na grupo na nagkokontrol sa ating bansa, nagkokontrol sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Ang Pangulo po, nagpapalit bawat 6 na taon. Ang Kongresista nagpapalit bawat 3 taon. Ang Senador, 6 na taon. Ang politika po, palit ng palit. Pero ang malalaking negosyante sa ating bansa ay patuloy na namamayagpag. Nag-iiba ang politiko, nag-iiba ang liderato, pero ang interes sa kanilang negosyo ay patuloy. If I may, Mr. Chairman, I would like to quote the book of Mr. Alfred McCoy. The particular part of this is the rent-seeking families and the state. The book was written entitled Anarchy of Families, State and Family in the Philippines. And if I may quote, dito po sa libro niya, binanggit niya na, noong 1992 sabi niya, si Mr. Henny Lopez ay naging chairman ng Media Citizens Quick Count. At pumasok siya doon sa eleksyon. Hindi lang po naman 1992 yan, maging nung mga nakaraang eleksyon. Sa particular na eleksyon na to, tinulungan niya si Presidente Ramos. At dahil nga nanalo si Presidente Ramos, na-consolidate ulit ang poder ng politika. At particular, Mr. Chairman, ang negosyo dito sa ating bansa ng Lopez family. At dito po sa kanyang conclusion, sinabi niya, above all, the history of the Lopez family illustrates the symbiosis between the weak Philippine state and the strength of the country's dominant political families. A contradictory pairing of the state's broad economic powers with the executive's role as a political patron has made rent-sinking an imperative for major Filipino families. Through their reliance upon rents, ano po ba yung rent-seeking? Ito po yung mga pabor sa paggamit ng poder ng ating gobyerno. Ito po yung monopolya na paggamit ng poder ng gobyerno para sa inyong negosyo. An imperative for major Filipino families. The reliance upon rents, these families can exploit the state's financial resources and regulatory powers to create optimum conditions from the growth of their corporations. Mr. Chairman, they say that a vote for the continuance of the franchise or a release or a granting of a franchise to ABS-CBN
is a suppression of press freedom. But I say, Mr. Chairman, that a yes vote to stop the franchise is a vote to stop perpetuation of an oligarchic state, an oligarchy that continue to suppress our people. Mr. Chairman, if I may see, show the slide, ito pong isyong to ay isang maliit na bahagi ng problema sa atin, sa ating bansa. At ito rin po ay nakabalot sa negosyong itinutulak ng pamilyang Lopez. Mr. Chairman, ang Meralco po ay napunta sa pamilya Lopez ng taong panahon ng Pangulong Garcia. Hindi ho yan kahapon lang. Hanggang sa ngayon po, at kailan lamang nawala sa kanilang pagmamayari. Pero 55% po ng binabayaran nating kuryente ay galing sa mga planta or power plants na kanilang pinagagalingan sa pagdaan sa Meralco. Next slide. Mr. Chairman, ito pong mga plantang to, ang FGPC o First Gas Power Corporation, FGP Corporation, ay nagkaroon ng kontrata noong 1995, March 14, at July 22, 1999. Yan po ay may 25 taon, 25 years contract sa ating bansa na magtatapos ng 2025 at 2027. Ang Meralco ng panahong pinirma ng kontratang yan, sila din may-ari. Pumirma ang Meralco sa parehong kumpanya na silang nagmamay-ari. Next slide. Ito po ay garantisado. Kailangan bilhin ang kuryente na kanilang pinoproduce. Kailangan po na bayaran kahit gamitin o hindi ng Meralco. At siyempre, sino ang nagbabayad? Ang ating pong taong bayan. Whatever cost, kanina ko pinakita ko sa inyo, 55%. 55% po ang nanggagaling sa power generation. Next slide. Ito po ay nabili ng Metro Pacific ng 2010 lamang. So the past several years, since 1995 and 1999, ang power generation, pag-aari ng Lopez, ang Meralco, pag-aari ng Lopez. Pero dahil po nakatali ang kontrata, hanggang 2025 at 2029 ay wala tayong magagawa. Kailangan nating bayaran ang kuryenteng yan, kailangan nating magbayad sa Meralco. Kahit na po ang Meralco gustong ibaba ang presyo ng kuryente, ay wala silang magagawa. Next slide please. Diyan po sa slide na yan, makikita po na ang kuryente na nanggagaling sa First Gas Power Corporation, Santa Rita, at yung FGP Corporation, almost 30% ang binibili sa kanila ng Meralco. Diyan po nakalista rin ang iba pang mga power plants, katulad ng South Premier Power Corporation, San Miguel Energy Corporation, na meron din pong kontrata sa Meralco. Next slide. Makamakulat ka. Ang binayaran po ng Meralco sa kanila noong 2018 ay 232 billion. Wala. Noong 2019, napakahirap dipinsan, ay 241 billion. Ang presyo po ang binibili natin ng Meralco sa lahat ng power plants ay 86%. So the cost of what we pay, yung binabayaran po ng bawat bahay, 86% po yan ay nanggagaling sa power generation na binibili ng Meralco. Next slide. Diyan po makikita kung ano ang nangyari, kung bakit tayo nagkaroon ng kontrata. 1,500 megawatts. Ang binibili po natin at kontrata na kailangan natin bilhin sa FGP Corporation at FGPC, which will end in 2025, yung FGPC, at yung FGP po 2027. Kung naalala po ng ating mga kasama, nandito rin po yung mga kasama natin, si Chairman Alvarado was part of the Good Government Committee,
Ang sabi nga po ng Meralco, 55% ng inyong binabayarang kuryente hindi po galing sa amin. Galing dun sa binibili namin sa mga planta. Ang tanong po natin, ba't di nyo ibaba? Eh wala po kaming magawa. And if I recall, many of our colleagues were saying, can we review the contracts? Mr. Chair. Konsarate. May I raise a point of order? Gusto ko sanang payagan na magtuloy-tuloy yung manifestation ni Congressman Defensor. Pero gusto ko lang banggitin dito na yung issue na nire-raise ni Congressman Defensor about Meralco ay alam naman natin na hindi na yung related sa dapat agenda natin sa hapon na ito. Ako po ay kaisa ni Congressman Defensor. Sa usaping imbestigahan ang mga maanomalyang kontratang yan na pinasok ng mga nagdaang administrasyon. Isa ho sa advokasya namin yan. Pero kung dito po natin ipapasok yan sa puntong ito na ang binanggit natin ay summation ng mga argumento na nangyari noong nakaraang 12 pagdinig, nire-raise ko po ito dahil may mga bagong issues na nilalabas dito na hindi na bibigyan ng pagkakataon ang ABS-CBN na sumagot. Kung gustong erase ang mga issues na yan, sa tingin ko yung Committee on Good Government ay sinasabi nilang magtutuloy-tuloy ang investigasyon nito, or even sa Committee on Energy ay wala hong magpipigil na buksan muli ang mga usaping yan. Para lang ho sa magandang daloy ng ating hearing ngayon, na malinaw naman ang naka-schedule. It's a summation of the hearings we conducted in the past 12 hearings. Sana po ay mabigyan ng katugunan ito ng ating mga nangungulo sa meeting na ito. Salamat po. Mr. Chairman. Yes, Vice Chairman Defensor. Mr. Chairman, napakaganda po ng binanggit ni Congressman Sarate. Ngunit nung ako po nga po yung magsimula, ang aking binanggit ay yung political bias. Sa isa pong pananaw, Mr. Chairman, at ako nananawagan din kay Congressman Sarate, dahil alam ko pong kayo ang isa sa mga nauna upang tingnan at sabing i-review ang itong mga kontratang to. Congressman Sarate, ang maaaring hindi natin nakikita at bibigyan ko ng pagkakataong sumagutan Lopez, na katulad nga po ng sinasabi ko, ito pong usapin na to ay pagpagtatalaga ng isang oligarkiya. Ang ABS-CBN po ay hindi walay sa Meralco o sa first power plant, sa first generation gas plant. Ito po'y isang galamay ng mga negosyo na kung saan tinutulak nila ang kanilang interes. At bilang po isa sa mga nagmamahal ng bayan, Congressman Sarate, ako din po'y nananawagan sa inyo na huwag lang po nating tingnan to bilang issue ng mass media. Tingnan natin ang kabuuan na kung saan ang oligarkiya ay tinutulak ang kanilang interes sa pamamagitan ng paggamit ng mass media para po sa katulad nitong negosyo ng pagtaas ng ating kuryente. Nananawagan din po ako sa inyo, Congressman Sarate, na lawakan natin ang ating pananaw sa pagtalakay ng isyu ng ABS-CBN. Ako po'y naniniwala na nakikita ninyo ang maraming mga isyu na bumabalot sa ating lipunan at isa sa inyong mga pinaglalaban ay ang pagtigil ng malalaking interes, ang pagtigil ng mga interes na nakakasama sa ating pangkalahatang sambayanan. At kailangan po sana, Mr. Chairman, Congressman Sarate, katulad po ng aking sinabi, nung nahuling hearing po ang mga political bias na nabanggit, ay hindi ko po nakikita yung kabuuang pananaw na kung saan nagagamit ang mass media sa isang personal at malalaking negosyanteng interes dito sa ating bansa, Mr. Chairman. Vice Chairman Defensor, sa susunod na linggo po, Wednesday, 1 PM, ay magkakaroon tayo ng pagpapatuloy ng hearing natin sa usapin po ng Meralco at ng iba't iba pang power concessionaires. Una, kung paano mapapababa yung singil. Pangalawa, kung paano maaayos yung sistema ng paniningil. At papayagan po kita na... Mr. Chairman... Ibukas ang usapin, ang mas malalim na usapin tungkol sa history ng Meralco mula pa noong panahon ng mga Lopez hanggang po sa pagkakalipat
sa bagong mga nagmamay-ari po at nagmamanage po nito. Sir Chairman, first of all, my yes, manifestation Vice Chairman Defensor. My manifestation is my time. This is a summation and we have already given the time of summation to the other members of this committee. My manifestation is my time. And I particularly raise an issue on political bias. I'm not going out of hand, Mr. Chairman, because precisely, Meralco was owned by the Lopez, FGP was owned by the Lopezes, FGPC, or the First Gas Power Corporation, is owned by the Lopezes. And I'm saying and I'm putting the connection of ABS-CBN as a mass media corporation connected to these businesses. And so, Mr. Chairman, I'm not talking of another of any other business. If I am raising a manifestation based on these points on political biases, then I will say it, Mr. Chairman. Because history, if ever we vote to kill this franchise, would show that there are violations of the constitutions and laws of this country. But more importantly, Mr. Chairman, that we did service to our country, to the future of this nation, by killing another oligarchy. And that is my point, Mr. Chairman. Vice Chairman Mike Defensor, maraming salamat sa napakagandang punto. At both chairman of this joint committee mataas po ang pagtingin, lalong-lalo na sa mga bagay na isinewalat mo ngayong araw na ito. At maganda rin po na narinig ng ating mga kababayan. At sabi ko nga po sa iyo, katulad po ng sinabi ko sa iyo kanina, bibigyan kita ng mas mahabang oras tungkol sa usaping ito sa pagdinig po natin sa Wednesday. At para po sa ating mga tagapanood ngayong araw na ito, kayo po ay inaanyayahan namin sa magiging hearing patungkol sa Meralco. At marami pa pong sasabihin at mas malalim pang talakayan kagaya po nito ang ating mapapakinggan sa ating mga kasama na kongresista at isa na po doon si Vice Chairman Mike Defensor. Vice Chairman Mike, tapos na ba ang iyong manifestation o ipagpapatuloy mo pa ang iyong Mr. manifestation? Mr. Chairman, three more slides. Actually po, tatlong slides na lang po, tapos na po ako. You may continue, Vice Chairman Defensor. Thank you, Mr. Chairman. Next slide, please. Sige po, Mr. Chairman, i-summarize ko lang po dun sa... Yan. Kung makikita nyo po, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, nagsimula po ito ng 2010. Ang pong garantiya, guaranteed na kailangan natin bilhin ay 14,295,000,000 kilowatt hours at 63,574,000,000. Noong 2015 po, 89,994,000,000. Next slide please. Mr. Chairman, ito po ang pangkalatang binabayaran noong 2011, 2012, 2013. Again, it's 55,360,000,000 for First Gas Power Corporation and FGP, 2011, 2012, 2013. Next slide, please. Mr. Chairman, I will just end my manifestation. Inuulit ko po, ang nagsalita po tayo ng political bias hindi para sa personal na ating pananaw. Pag nagsalita tayo ng bias, tinitingnan natin ang malawakang impluensya ng mass media sa kanilang negosyo. Totoo, sa sitwasyon natin ngayon, maraming negosyante kinokontrol ng politika. Pero ibibigay mo pa ang pagkontrol ng mass media para itulak ang agenda at interest ng malalaking negosyante. That, Mr. Chairman, I will not allow. Thank you.